Yes, Miss Lynn. Good morning once again, Mom Gia. Doon sa ating mga nakikinig. Clinic update. Ano mayroon at ano yung mga serbisyo muli at ilan ang napaglingkuran? Ayan, todo ba yung sa'yo, Miss Annie? And of course, kanina nag-uusap-usap kami dito. Tanungin mo naman kung nanonood ba sila ng UNTV kasi mali talaga yung sinasabing walang nanonood dahil itong mga pasyente natin dito sa clinic ni Kuya ay nanonood po ng programa dito po sa UN Television. Payo ba kayo? Wala daw nanonood sa UNTV? Aba, syempre hindi. Dahil kung wala, eh wala sila dito at hindi nila natatamo at nararamdaman ang public service po na ipinaglilingkod dito sa UNTV. But anyway, alaman o nila o hindi, patuloy pa rin po ang ating paggawa. Yan naman ang panukala ng ating Kuya Daniel. Ngayon nga po, siguro naman, meron tayong 128 na mga kababayan nating nanonood ng UNTV. Dahil 128 po ang mga pasyente natin dito sa clinic na magpapacheck up ngayong araw. At ngayon nga po ay blockbuster. Maraming uuwi ngayong may mga magagandang mga smile dahil pagkakalooban po sila ng mga libreng postiso. Nasa 41 ngayon ang yung iba po ay pagkakalooban na nga ng postiso, yung iba ay nasa screening at yung iba naman po ay susukatan. Samantala 26 naman yung magpapabunot ng ngipin, Miss Annie. Isa po ang nakaschedule na magpa-x-ray. Buong katawan ito, nakita ko ang ating mobile clinic. Talagang napakalaki at ready na po mag-servisyo sa ating mga kababayan. Dalawa po ang nakaschedule ay isang ECG at dalawang x-ray. Nasa tatlo ang magpapa-ultrasound. Ayan. 49 po ang general check-up. Isa po ang nakaschedule para sa interview sa ating social worker, service worker, at lima po ang ating ENT patient. So, 128. And once again, yung mga nanonood po ng UNTV, pwede po kayong pumunta rito sa studio. Hanggang alas 8 po ang aming registration. Open po sa lahat. Wala pong pinipiling religion. Walang pinipiling lahi. Open po itong ating mga public service sa lahat nating mga kababayan. At kasabayan rin pong nagsasagawa ng medical mission, Miss Annie, if you will allow me to just mention ang mga clinics ni Kuya po na nagsasagawa rin ng medical mission, hindi lamang po dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang parte ng bansang Pilipinas, na I'm sure nanonood din ng UNTV. Diyan po sa Camarines sa Sur, meron po tayong clinic ni Kuya sa Barangay San Vicente, Kanaman, Camarines Sur, at ang mga services po nila ay general medicine consultation, optometry, dental, yung libre bunot, ng ngipin, pediatric, G at OB gyne. Ayan, nawawala ang aking mic. Alex, change muna tayo ng mic. Smile ka muna kay sa camera para naman makita nila yung gandang lalaki mo. Anyway, yung mga taga-Tarlac po, pwede po kayong tumungo sa ating clinic ni Kuya sa Max Building, MacArthur Highway, San Rafael, Tarlac City. At general services nila ay general medicine, pedia, dental, ENT. Sa Nueva Ecija naman po, nasa De Guzman Building po sila, Daan Sarili, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At general medicine, pedia, dental, at opto ang mga services. Kung taga Naga naman kayo, pwede po kayong magpunta nga doon sa Barangay San Vicente, Kanaman, ayan, Camarines Sur City. At mga services po nila ay pareho rin po, may general medicine, may pedia, may dental, may opto, may OB-GYNE and reflexology. Okay? At patuloy pa rin dumadami dahil meron na rin po tayong clinic dyan po sa Camarines Norte, nasa Barangay Santa Cruz, Labo, Camarines Norte po sila. General medicine consultation, pediatric, dental. At sa Cavite, kung saan malamig-lamig na dyan dahil malapit sa Tagaytay, nasa 245 Aguinaldo Highway. Di ba tatapa malamig na doon? Sa Bigat 2, silang Cavite services po nila ay general medicine, dental, extraction, opto, at PT reflexology. Sa Bulacan po, ayan. Meron din tayo sa JP Rizal, Barangay Poblasyon Santa Maria, Bulacan. At ang mga special services po nila ay general medicine, consultation, optopediatric, dental, physical therapy, massages. Salamat po ng maraming marami sa Diyos at patuloy pong dumadami ang mga clinic ni Kuya na handang maglingkod sa ating mga kababayan. Salamat po kay Brother Eli Soriano ng ang grupo ng Dating Daan sa Kamanggagawa Foundation sa Kabalikat sa Pamamahayag International. Good morning once again, Miss Leia, and good morning once again.
Yes, at sa bahay clinic update tayo. Yes, Miss Annie, mag-update na rin ako sa clinic. But anyway, first of all, public service again. Medyo maulan po ang kalsada sa labas. Ingat-ingat po tayo sa paglabas. Magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan at mahirap po magkaroon ng karamdaman. Magiging kamukha ka ni Gilas pag may sakit ka. Ayan. Iparinig mo kay Secretary Karandang. Ano itsura ng... ito, Secretary Karandang, ito po ay number nga ng mga nakikinig dito sa at nakikinig at nanonood ng UN Television. Dahil nakapunta sa clinic. Nakilala po ang ating Kuya Daniel Razon at marami po sa kanila talaga hindi kayo kilala. Magpakilala nga kayo at magtagalog kasi yung mga mahihirap di masyadong magaling mag-English eh. Anyway, 154 po ang ating mga pasyente, mga kasabahay. 21 nga sa kanila ang nakaschedule na mapagkalooban ng mga libreng pusti. So every Wednesday kasi yan sa clinic ni Kuya. Samantala, 25 naman po ang nakaschedule na magpabunot ng kanilang mga ngipin. Isa po ang magpapa-ECG or yun nga, ECG. At tatlo po ang magpapa-X-ray, 7 ang magpapa-ultrasound. Yan po yung mga diagnostic procedures na ipinagkakalob sa clinic. 84 na ang mga kababayan natin magpapa-general check-up. Isa lang nakaschedule sa ating social service worker. At 7 na po ang nakaschedule sa ating ENT specialist today. Araw po ng Wednesday. At Thursday, bukas, para po sa mga nagdanasang pumunta sa clinic at nanonood at nakikinig ngayon. Ayan, pwede po kayong pumunta dito sa ating clinic sapagkat bukas po ay general medicine ang ating mga doctors na makakasama. Derma consultation, surgical and ortho consultation, dental, ayan po, yung bunot ng mga ngipin. Meron tayong cleaning sa first 5 patients po natin sa clinic ni Kuya. Rehab therapy at ang gynecology consultations. Yun po itong may problema sa kanilang mga matres. Okay? At patuloy pa ang panawagan ng Resources for the Blind Incorporated sa paghahanap po ng mga sanggol or mga batang may kapansanan sa mata na maari pang maagapan. Sa pamamagitan po yan ng maagang pagtuklas. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag po tayo sa telephone number 7263021224 o mag-text po tayo sa 0949-499-1111 o mag-email sa info@blindorg.org.ph. Okay, yan muna pang ating update. Salamat po ng marami sa Diyos. Okay, maraming salamat Miss Lynn. At anytime, balik tayo sa UNTV. At kami po ay dito lang sa UN Television, UNTV Radio.